Nagtamo rin ang pinsala ang GA Towers na isang residential condominium building sa Mandaluyong dahil sa malakas na lindol kanina. May 30 palapag ang parehong GA Towers at 5 basement parking. Live mula sa Mandaluyong, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, matapos nga masusing pag-iinspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, ng Philippine National Police, City Disaster Risk Reduction and Management Office, pati na rin ng mga taga-barangay, ay masasabi raw na structurally safe ang parehong GA Tower 1 at 2 na nagtamo ng ilang pinsala sa kasagsagan ng malakas na lindol kaninang pasado alas 5 ng hapon. Sa kasagsagan ng malakas na lindol kaninang hapon, bumigay ang mga wall cladding ng parehong Tower 1 at 2 ng GA Tower. Ito yung mga tiles na nagsisilbing pinaka-cover ng pader at nagbibigay din ng thermal insulation at weather resistance sa gusali. Ang mga nabasag na tiles nagkalat sa daanan papasok ng basement parking. Inabutan pa namin ang mga taga-housekeeping na nililinis ang mga nabasag na tiles. Bigla lang bumagsak, ma'am eh. Malakas na lindol. Opo. Akala ko, ma'am, bigla lang mabasag, ma'am, eh. Nalaglagan yung mga ano. Okay, tapos may nasaktan ba? Wala po, ma'am. Wala mang nasaktan. Ang GA Towers ay residential condominium buildings pero may ilang commercial establishments sa ground floor nito. Ang lahat na residente agad pinalikas matapos tumama ang lindol. Bigla na lang gumalaw. Wala akong katabi. Tapos, sabi ko, bakit gumagalaw yung mga chandelier? So, lumabas ako bigla. Tapos paglabas ko, nakita ko na lang to. Nagbabagsakan sila. Nagulat ako, bumabagsak na yung sabi ko, gosh, sabi ko baka magtuloy-tuloy yung mga, yung facade niya, yung wall. Sabi ko baka magtuloy-tuloy. So, kinabahan ako. Kasi nandun yung family ko sa taas. Yung elevator kasi nito may glass. Yung sa kanila daw, nabasag na yung glass. O, tapos yung wall pala namin, sa unit namin, nag-crack na daw yung living room. Agad nagdatingan ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, City Disaster Risk Reduction and Management Office at mga taga-barangay para suriin ang buong gusali. Isa-isa nilang sinuri ang buong gusali mula roof deck hanggang basement. May 30 palapag ang parehong GA Towers at 5 basement parking. May 638 units ang Tower 1 ay tinayo noong 2006 at 648 units naman ang Tower 2 na nabuo noong 2008. Ayon sa OIC Property Manager, may mga bumigay na palitada at wall cladding pero hindi raw totoong may mga elevator na bumagsak. Wala rin daw na trap ng mga residente. Yung elevator na sinasabing bumagsak, wala po tayong nangyaring ganun. Ang nangyari po is, lahat ng elevator natin, kapag merong earthquake, meron po tayong earthquake device, automatic hihinto yung elevators. Wala pong na-trap, wala pong bumagsak na elevator. Okay. Yung glass blocks, architectural finishes din po yun, mga finishings po. Talaga pong mayroon pong bibigay kapag ganun kahaba yung earthquake. But then again, lahat po ng earthquake natin, ay lahat ng structure natin, superstructure, from foundation, columns and beams and slabs, generally safe po. Dahil naman nakasuspindi ang operasyon ng MRT, maraming mga pasahero ang nag-aabang na lang ng mga bus. Ang haba na ng pila, tapos hindi na nga sila nagpa-akyat kasi sabi baka raw may inspection din daw muna yung release, baka raw kasi mamaya merong... baka raw may problema. Jessica, bukas daw ay babalik muli yung mga tauhan ng City Engineering Office para suriin ang dalawang towers o yung dalawang gusali. Meron din daw silang mga tinatawag na urgency brigade team, itong parehong GA Tower 1 at 2, para tumugon sa mga pangangailangan ng mga residente sakaling magkaroon muli ng mga ganitong klase ng mga insidente. Jessica? Mm-hmm. From where you are, Mariz, at this point, alam mo ba, nakikita mo ba kung nag-ooperate ng MRT o hindi pa? Jessica, from where I'm standing right now, kitang-kita natin yung Bonnie Station ng MRT at nakikita natin na walang umaandar na mga coaches or trains ng MRT. Ang impormasyon na ibinigay sa atin na magmula pa kanina nang mangyari yung lindol ay sinuspindi nila yung operasyon ng MRT at meron din daw mga ini-inspeksyon dun sa mga riles para masigurong yung integrity nito at walang mga problema para sakaling dumaan yung mga trains ay wala naman ding maaberya, Jessica. So no information as of now kung bukas
alam mo naman, pahirapan ang pagpasok sa opisina tuwing umaga. Hindi pa natin alam as of this time kung bukas the trains will be running kasi kailangan nilang siguraduhin na walang crack yung ating mga riles. So far, Jessica, sa ngayon, wala pa tayong impormasyon na nakukuha mula sa pamunuan ng MRT. Pero yung mismong MRT ay meron naman din silang Viber thread. So normally, a few hours before it is supposed to start, meron din silang mga updates na binibigay sa mga reporters para naman maipahayag yan sa publiko, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat, Mariz Umali.